Dali OFW ng South. 3 years strong, more than two sa ibang bansa. But congrats and thanks God kasi okay lang naman yung katawan ko na umuwi. Pero lang, yung bulsa, isresibo ang lalala. Siguro, yan yung nakikita sa lahat ng OFW. Kumbaga para siyang virus na sumasali sa mga OFW. Kahit umabot pa ng 10 years, wala pa lang nakuha, wala pa lang nadadala. Sad to say, na nagbanag ng mundo sa ibang bansa para lang sa pamilya, pero wala na papala. Bago umalis, hindi lang maleta ang dala. Pati pangarap, bibibili ng lahat. Pero pagdating, pagkatapos ng kontrata, wala na napala. Kasi padala dito, padala doon, para lang yung family hindi magtatapo. Para lang kumustahin ng pamilya. Para lang i-chat ng pamilya at tawagan, lalo na sa may mga anak. Pero hindi na naisip, wala nang natira para sa sarili nila. Guys, realization lang po, ang pamilya natin nandyan, hindi yan nawawala. Pero magtira kayo ng para sa sarili nyo. Kasi isipin nyo, hindi forever ang pagiging OFW. Yes. And isa pa guys, huwag nyo hayaan na makauwi kayo sa Pinas kung hindi nakakabao, naka-wheelchair na. Yan po yung isipin ng bawat isa na dapat ma-realize mo nyo. So may mga anak dyan, darating yung time na uuwi kayo dito, yung mga anak nyo ayaw na sa inyo. Huwag nyo pong hayaan na lalayo ang loob ng mga anak nyo sa inyo. Natural kasi na mararamdaman ng mga anak na lalayo yung loob nila. Kasi how many years na hindi kayo nakauwi? How many years na nagkahanap sila ng kalinga ng nanay? Pero nasan kayo? Hindi nila na ma-appreciate. Kahit abutin kayo ng 20 years dyan sa ibang bansa, ganun pa rin yung treatment nila sa inyo. Bakit? Kailangan nila yung kalinga ninyo. Kailangan nila yung yakap ninyo. Ang alaga ng isang ina. Pero hindi nila maibigay. Kasi nga malayo kayo. Nagbanat ng buto para sa kanila. Kaya ngayon pa lang guys, sa mga baguhan pa lang, advices ko po sa inyo, i-try nyo po. Kasi wala na kung nawawala, i-try nyo. Dati lang din naman ako nagduda, dati lang din na ayaw ko. Kasi kakatawa-tawangan yung reaction ko or yung dahilan, bakit ako nag-join sa dito, negosyo na to. Ano lang po siya, sobrang baba. Tanging scholarship lang po, talaga ay nagtuglang sa akin na mag-join. Na matapos mo yung kontrata ko, makauwi man ako dito sa Pinas, wala man akong dalang pera, wala man akong negosyo, pwede naman akong magtrabaho. Basta may scholarship lang yung mahanap ko. Na pagdating ng college nila, hindi ako mahihirapan as a single mom na magpapaaral sa kanila. Yun lang talaga yung realization ko. Hindi ko inisip na magkakainan ako dito. Hindi ko inisip na wala yung mararating ko. But then is that, kasi ang galit ng pangarap na maharap sa isang computer na magiging sarang isang secretary lang sa isang company, ngayon natupad ko na. Hindi ko siya natutupad sa tulong ni Power Mission in the Senate. Kaya guys, itutong nyo na po kung ano yung ginagawa nyo. Tuloy lang kayo sa laban. Oo, nahihirapan kayo. Hindi po yan siya nawawala. Kasi kahit nasaan ang ulo ng buhay, mahihirapan talaga tayo. Ba? Pero ang dapat lang natin gawin is tumayo. Tumayo tayo, lumaban. Kasi habang may buhay, may pag-asa tayong lahat. Kahit saan naman katingin ang tinatakap ninyo ngayon. Alam ko may bubang iwayway pa rin at may bagong umaga para sa lahat guys. Kaya, ito doon na
gawin niyo po para sa kinabuhasan ninyo at sa pamilya ninyo. Kahit OFW man, full-timers, guys, ito po yung opportunity na hawak na ninyo. Huwag na huwag niyo pong sayangin. Kasi ito na yung chance. Diba ang swerte natin? Paano yung choosing? Bakit pa natin sasayangin pa? Tuloy niyo yung labang. Mahirapan kayo, okay lang. At least pagdating ng araw na sa inyo ang corona. Kaya, sa mga OFW na nandyan sa ibang bansa ngayon, guys, ito na yung chance para makauwi kayo at makasama yung pamilya ninyo. Ito na yung chance para mayakap na ninyo mga anak ninyo. Ito na yung chance para makuha niya na lahat ng pangarap. Sa pag-iing OFW, hindi yan. Hindi naman masama, pero just to survive. Pag hinahangad mo ang magandang buhay, wala dyan. Kasi katulad na rin ako, dati na nangarap, ang saya-saya mo, yung nakakyat ng seroplano. First, kahit ko pang sumakay ng seroplano, kumbaga, yung takot, yung taba, pero hindi ko inisip kasi inisip ko na ito na yung chance para magbago yung buhay ko. Mabigyan ko ng magandang tinagpasan yung anak ko. Pero hindi pala. Nagtanggalin po ako. Pero at least survive ko naman. Kasi dumating yung time guys na one month pa lang ako sa ibang bansa. Tumawag na yung nag-aalaga ng anak ko. Kasi actually po is hindi po family po mag-aalaga ng anak ko. Iyon po sila sa ibang mga tao. Ibang mga tao po ang nag-alala sa kanya. Pero after 2 years na nag-alize ng family mo, hindi naman sa minabot ako yung family mo, pero yun pa tayo ang pinumali yung anak. So, okay lang naman kahit na yung mga past is sobrang sakit, pero nakabangang naman ako sa awa ng Diyos at sa tulong ng power ng Jesus. Na pag-uwi yung buhay niyo, ito na yung chance. Makinig kayo sa upline ninyo kung hindi kayo marunong kung ano yung gagawin niyo. Kasi lahat naman ko na... Ako din nag-start, walang alam. Ang palubi pa nag-start, ako walang self-love. Maswerte ko yung may mga self-love. Kasi bawal pa akong self-love dati. Kung mag-discarte yan lang, ninanakaw ko po ang iPad ng bata para lang mapasok ako sa training. Para makapanood lang ako ng video. Kasi alam mo na ito magbabago yung buhay ko. So nasa discarte mo lang. Hanggang sa dumating yung buhay, hindi ko makakalimutan ng tao ngayon. Isang Ethiopiana, hindi po natin siya kauli. Pinag-aralan ko magsalita ka ng Arabic para mabilhan ng talaga ang cellphone. Yung cellphone guys, walang SIM card. Pero alam ko ang password ng wifi ng anak ko. Kasi yung iPad, sinasadya ko talaga ng requirements sa wifi para ibigay din sa akin yung password. So, naging masama ko na ako siguro kasi nagnakaw ako ng wifi nila. Buhay na yung nakasalalay doon kasi bawal ang cellphone. Pero iniisip ko, pag hindi ako gagawa ng paraan, ako lang din yung magiging kawawa pagdating ng life. So guys, may nagkaroon ako ng cellphone that time. Binilang pa yun ang ako, nakala nila dala ng Ethiopia. Pero hindi, naiwan ko siya. So, ang cellphone mo guys, para hindi ko mag-detect ng mga ako. Kasi pag dito mo palagay sa detail, pwede pang tap-tapin yan. Pero pag dito na sa baba, wala lang sino mang kakakap niyan kasi harang po yan sa kanila. So that time, pinapag-bring ko lang yung cellphone mo para pag may message, malalaman ko. Hindi ko naman iniisip guys na pag nag-vibrate, di ba? Di ba? Kapag iniisip ko na, time na para magpagsasak ng training. So after 5 minutes, 7 minutes, binawas ako yung training, pero naka-align ako yan lahat. Naka-start na pati yung comment ko. So, kumbaga, diskartihan mo para magawa mo, para matuto ka sa negosyo. Kasi kung magpapadala ka sa lahat ng excuses, wala na mangyayari sa'yo. Busy ka, pwede mo magawa ng paraan, gawin mo. Kahit gaan makabusy, kung iniisip mo na dito magbabago yung buhay mo, bakit? Yes! Yes! Ito na kasi yung chance. Bakit mo pa sasayangin? Diba?
At sa lahat po ng mga nag-start na dito sa negosyo, nahihirapan din kayo ituloy nyo. Sayang po ang pera na pinintay na sa ibang bansa. Bawat piso is mahalaga. Hindi po mabubuo ang 1,000 kung walang piso. Kaya dapat, huwag nyo sayangin. Gawin nyo, ito, huwag nyo na kasi nandito ngayon. Nandiyan yung mga uplines sa inyo. Makinig kayo ay mag-training lang. Lahat ng natutunan ninyo, i-apply nyo sa sarili nyo. And gawin nyo, take action, make a decision, make action, na full of determination para kayo yung magbaba. Yes! Congratulations po sa lahat ng mga nakamanda. Nangangangalo ako sa inyo kasi dati, padahang lang din ako. Ngayon, ako na naman.